Boruto Naruto Next Generations Episode 216. Ito na nga sa tingin ko ang pinaka-hype na episode in all of Boruto series sa ngayon. Sa episode nga na ito ay ating masusulyapan ang pinakamalakas na form ni Naruto at ito nga ay tinatawag na Baryon Mode. So kung sakaling hindi ka pa updated sa nangyayari ngayon sa Boruto, ito ang summary. Si Naruto, Sasuke at Boruto ay kinakalaban ngayon ang pinakamalakas na kalaban na kanilang nakatunggali sa kanilang buhay. Ito nga ay si Ishiki o Tsutsuki. Nakasama nga ni Kaguya na pumunta sa Earth noon para ma-extract ang chakra ng Divine Tree. Pero dahil Tenrider nga at binakstab nga siya ni Kaguya ay hindi nga natuloy yung kanilang plano. Pero nakasurvive naman itong si Ishiki mula sa pagtatrider ni Kaguya at gumawa nga siya ng panibagong plano para maibalik yung kanyang tunay na lakas at mahigitan pa ito sa pamamagitan ng chakra fruit ng Divine Tree. So para maisakatuparan ang planong ito, kailangan ni Ishiki na mahanap si Kawaki upang malagyan niya ulit itong si Kawaki ng panibagong karma. Ngunit itong si Naruto, Sasuke at Boruto nga ay sinusubukang pigilan itong si Ishiki. So dahil alam mo na yan, meron ka ng idea sa mga pangyayari sa episode na ito at sa mga sasabihin ko sa videong ito. So bago tayo magsimula guys, sasabihin ko muna sa inyo na sa next upload ko na lang i-announce ang winner ng ating giveaway sa ating previous video. Kaya panoorin nyo din yun at sumali din kayo sa ating giveaway ng ML Dias, Regular Lord at Gcash giveaway. So with all that being said, simulan na nga nating talakayin ang mga pangyayari sa Boruto Naruto Next Generations Episode 216. Pero bago ang lahat, let's first roll the intro, diba yan? What a bad day, pushing to a new light, 3700 years now I'm free. Look at all the changes all around, I can't lie, but you know my friends, they all got me. Cause we soak up in the stone age, gotta find a way to get back to the more days. When the time makes some ramen through the cold phase, anything to get back to the more ways. So nagsimula nga ang episode 216 ng Boruto sa isang scene kung saan nag-uusap si Sumire, Amado at Shikamaru tungkol sa mga pangyayari. At andito nga din si Kawaki na naguguluhan pa sa mga nangyayari dahil kakabalik pa nga lang ng kanyang malay dahil nahimatay nga siya gawa ng pagkatanggal ng karma sa kanyang katawan sa mga previous episodes. Sa unang part nga ng conversation dito, sa scene na ito, in-explain lang naman ni Amado kay Kawaki yung same thing na in-explain niya tungkol sa mga Otsutsuki at sa mechanics ng karma seal na in-explain niya kay Naruto at Sasuke at sa iba pa noong episode 214 ng Boruto. Pero sa second part nga ng conversation na ito ay nagkaroon tayo ng isang interesting na topic dahil ni-reveal nga dito ni Amado na hindi daw magagawang patayin ni Ishiki o Tsutsuki si Boruto Uzumaki. So bakit? Ito ay dahil nga na isa si Boruto sa mga magbibigay ng tagumpay kay Ishiki para maisakatuparan yung kanyang plano na Infinite Tsukuyomi. Dahil si Boruto nga yung kanyang ipapakain sa Ten Tails para tumubo ang Divine Tree at magbunga ito ng masustansyang chakra fruit. So bakit nga ba si Boruto yung ipapakain sa Ten Tails? Ito ay dahil isang ang Otsutsuki si Boruto. Yung katawan ni Boruto sa ngayon ay nasa around 80% Otsutsuki na, gawa ng karma seal na iniwan sa kanya ni Momoshiki Otsutsuki. So yung mga katulad nga ni Boruto na isang Otsutsuki na bata pa at healthy pa, yung mga pinapakain ng mga Otsutsuki sa mga kanilang Ten Tails sa iba't ibang planeta para tumubo ito at magbunga ito ng masustansyang chakra fruit. Yan nga yung inireveal ni Amado sa scene na ito. At habang nakikipaglaban nga itong si Boruto kasama ang kanyang ama at si Sasuke, narealize din niya ito sa kanyang sarili na hindi siya kayang patayin ni Ishiki dahil parte nga siya ng plano ni Ishiki. So mana nga talaga kay Minato itong si Boruto. Dahil tulad ni Minato, magaling din mag-analyze itong si Boruto ng mga sitwasyon at napapansin din niya yung maliliit na details sa sinasabi ng kanyang mga nakakalaban sa nakaraan. At ito nga yung nakatulong sa kanya para ma-realize na hindi nga siya magagawang patayin ni Ishiki o Tsutsuki. At dahil dito nga ay ginamit niya yung kanyang knowledge para mag-take advantage dito kay Ishiki sa laban na ito. Well, gumana ito once noong sinubukan niyang iligtas si Sasuke. Pero masyadong naging confident nga itong si Boruto at hindi niya na-realize na hindi naman porket hindi pwedeng patayin eh hindi na pwedeng saktan. Kaya naman ang ginawa nitong si Ishiki o Tsutsuki kay Boruto ay binali niya yung kamay ni Boruto upang ma-dislocate ito at dinurog din niya yung ribs ni Boruto at dito nga na-disable si Boruto sa laban na ito. So pag-usapan naman natin yung laban ni Sasuke at Naruto versus Ishiki. Pero bago yan, gusto ko munang i-remind guys na 27.8% lang sa inyo na mga viewers ang subscribe sa akin channel. So kung nag-i-enjoy naman kayo sa aking mga videos at kung bago ka lang sa akin channel pero umabot ka na sa parteng ito ng ating video, mag-subscribe ka na.
dahil sayang lang yung ilang minuto mo na sinasayang para manood ng video ko kung hindi ka rin magsasubscribe. Kaya please magsubscribe ka na kung ayaw mong sasakaling kita. De joke lang. So balik nga tayo sa laban ni Sasuke at Naruto versus Ishiki. Kung mapapansin natin yung animation sa episode na ito, para sa akin decente naman yung fight scenes dito. Hindi maganda, hindi rin pangit, pero para sa akin may tipid nga dito ng konti. Tinipid nila ng kaunti yung budget para sa episode na ito. Dahil siguradong sa mga next episode nga, lalo na yung 217 next week, doon nga natin makikita yung sobrang lupit na animation dahil doon nga magaganap yung sobrang lupit na Baryon Mode Naruto versus Ishiki Otsutsuki. Pero kung makikita naman natin yung ilang scenes dito sa episode na ito, decente at medyo maganda din naman yung animation. Sa laban nga na ito, makikita natin yung difference in strength nitong si Ishiki kay Naruto at Sasuke. Ibang level nga talaga itong si Ishiki, guys. Si Kurama na mismo ang nagsabi na ibang level yung lakas nitong si Ishiki kumpara sa ibang mga Otsutsuki na nakalaban nila ni Naruto at Sasuke. Nakita din natin sa episode na ito na it only took Ishiki 3 hits para ma-knock out itong si Sasuke. So kung iisipin nyo, grabe talaga yung lakas nitong si Ishiki. Alam ko marami pa ring bandwagon fans ang nagsasabi na nerf daw itong si Sasuke sa Boruto, ganto ganyan. Pero guys, sana maintindihan nyo na isang high rank Otsutsuki itong si Ishiki at masigit na mas malakas pa nga siya kay Kaguya at Momoshiki, lalo na pagdating sa Taijutsu. At kahit naman si Naruto, guys, alam ko marami din ang nagsasabi sa inyo na ba't hindi ginagamit ni Naruto yung Tail Beast Bomb, Tail Beast Rasen Shuriken at kung ano-ano pa. Hindi niya pwedeng gamitin yun, guys. Dahil magiging sayang lang yung chakra na gagamitin niya dahil kayang i-absorb ni Ishiki ang kahit anong jutsu at kaya din niya itong i-shrink. Kaya masasayang lang talaga. Taijutsu lang talaga yung pwedeng panlaban dito kay Ishiki. Pero may nakakatawa ditong scene, guys. May makikita tayo ditong scene kung saan nakikipaglaban si Naruto kay Ishiki Taijutsu. Tapos meron siyang chakra, naka-embed yung chakra sa kanyang mga kamay. Parang tinuro sa kanya ito ni Hinata dahil nakita nga natin sa movie na The Last ng Naruto na ito yung natutunan ng technique ni Hinata noong nilabanan nila si Toneri. Pero balik tayo sa laban, guys. Kung makikita nga natin dito, durog talaga si Naruto dito kay Ishiki. Wala silang kalaban-laban kay Ishiki, guys. Kahit si Sasuke, si Boruto, wala. Wala silang laban. Pero buti na nga lang may sinabi si Kurama na may pag-asa pa daw sila na manalo sa laban na ito dahil meron daw silang secret weapon na hindi niya sinasabi kay Naruto na siya lang daw yung nakakaalam. Dahil maaari daw itong ikamatay ni Naruto once na gamitin nila ito. Nung narinig ito ni Naruto, naging interesado siya agad at sinabing gusto niyang kunin yung chance na ito at gagawin nila itong secret weapon na ito kung ano man daw to. Si Kurama na daw yung bahala. Then moments later nga, habang dinudurog ni Ishiki yung katawan ni Boruto, inunleash na ni Kurama at Naruto yung Baryon Mode. At makikita nga natin dito yung character design para sa form na ito ni Naruto. Kung tatanungin nyo, guys, mas maporma at mas malupit pa itong tignan sa manga. Sa manga, guys, mas maganda itong tignan. Maganda din naman siyang tignan sa anime, pero sinabi ko nga kanina, medyo nagtipid nga sila sa episode na ito, kaya hindi ito kasing ganda ng ina-expect ko. Pero sana sa next episodes, mas makita pa natin yung details at aura ng form na ito ni Naruto para mas maganda at mas iconic itong tignan. Pero sigurado naman akong napaaganda nga, guys, ng mga mangyayari sa next episode, pati yung animation dito. At para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalakas yung Baryon Mode na ito, guys, ay may kakayahan na makipagsabayan kay Ishiki Otsutsuki. Kaya pwede na din natin itong tawagin bilang God Mode ni Naruto. Ito nga yung pinakamalakas niyang form, di ako sure kung kasing lakas nito yung Six Paths Mode ni Naruto na nakipaglaban noon kay Sasuke sa Valley of the End sa Naruto Shippuden. Pero sa tingin ko nga, mas malakas pa ito doon. So guys, sana nag-enjoy kayo at kung nag-enjoy nga kayo, please like the video and next upload ko nga. Baka pag-usapan naman natin yung preview ng episode 217 ng Boruto. Mag-upload ako ng spoilers at pwede din next video, baka ang i-upload ko yung official release ng review natin sa chapter 62 ng Boruto. So huwag kayo mag-alala, kahit ano mauna dyan, gagawin ko pa din parehas. At kung gusto mong maging updated sa mga videos na yan, mag-subscribe ka na sa ating channel at kita-kita lang tayo next video. Andres Senpai out. Peace!